wala na. Iiwan na talaga. Bayad. Pinadyang isap nila yan, pera pa. Oh. Bayad na yata ng insura. July 10, 2022. Bumiyahe uli kami ng papuntang Samar. Yan, sinamahan ko yung kasama ko kasi kailangan niya ng kapalitan sa pagdadrive dahil mahaba ang biyahe at siyempre napapagod din. Wala akong video nung pag-alis namin sa Manila guys kasi siyempre ako una yung nagdadrive. Yun. Pinalitan niya ako bandang Lucena na. So, ayan. Ngayon, siya naman ang nagdadrive. Siyempre, ayan, nakapag-video tayo. Pakita ko lang sa inyo guys, ito, nasa Atimunan na tayo. Kumakain ba 'to? Oh. Ano 'yan, yung anong isla nga 'yan diyan? Quezon. Peres. Mayroon diyan ano, maraming beach diyan, may maganda diyan, 'di ba? Lumban. Alas 4 na ng hapon, guys. Nandito na kami sa Bumaka, Quezon. Alam mo dati guys, nakapwesto rin kami dito sa may doon sa may malapit sa dagat. So ngayon, medyo mahina na kasi dito kaya pababa kami. Mas masarap kasi bumiyahe pagka malayo. Nai-explore natin yung lugar. Sana makarating kami ng maayos sa Samar bukas. Ayun! Ha, papasok namin ng Bicol guys. Yan. Lilisanin na natin ang Quezon Province. Nasa Camarines Norte na tayo guys. Papa-ano na tayo. Papuntang Sipukot. So, actually guys, ito yung part ng Quezon madadaanan pa rin natin sa bandang Tagkawayan. Yan yung last na bayan ng Quezon Province. Alas 7 na ng gabi guys. Medyo kailangan lang namin mag-relax muna at medyo pagod na. At magkakape muna kami. Kape! Ayan! Kape ko plan. Ayun. Sampalok. Magising. Ano to? Tapos magkakape muna kami. Pagkatapos namin magkape guys, lumarga na agad kami para makahanap kami ng kanin at ulam. So, nandito na kami sa Sorsogon ngayon guys. Dito kami kakain ng hapunan, alas 10 na ng gabi. Pansit ba to yan, oh? Batong bato? Tentik-tentik pa isa. Yan, yan lang sa akin. Yung bato. Hindi, kanin din.
dati. Baboy. Baboy sa isda. Opo. Kuya. Best lang gusto niya. Shop. Baboy sa isda. Oh, di na napigilan. Nauna na. Tapos ba? Lagyan mo yung isang itlog. Isang kanin. Yun, nandito na kami sa Matnog, guys. Matnog Sorsogon. Kung mahaba na naman siguro to ang pila. Ayan. Sana makasakay kami kaagad patawid ng Samar. Ayan, daming nakapila dito. Sana lang makasakay kami. Yun, sa wakas guys, alas 10 ng umaga, nakasampa na kami. Ayan, baakyat na kami ng barko guys. Sana maayos lang ang pagbiyahin namin patawid sa Samar. What's up guys? See you. Okay, pasok na. Alas 2 ng hapon guys, nandito na kami sa Kalbayog, Samar. So, inabot kami ng alas 12 kami umalis ng Manila guys. So, bali 26 hours ang biyahe namin from Manila hanggang Kalbayog. And dumaan kami dito guys kasi magkakarga kami ng stocks na gagamitin namin para doon sa Katarman. Doon kasi kami sa Katarman. Yan. Bumiyahin na kami. Papunta na ng Katarman. Yung kasama ko yung nagdadrive. First time din namin parehas na pumunta dito. Medyo ano lang ang kalsada dito guys kasi maraming sigsag sa bundok.
akin sa mong kinabuhi. Kini ang forever. Dami oh, ganyan lahat. Kailangan mo na rin ng antena dito, pare. Ayan oh. Yun ang mas mahal. Yun. Ah, yung may ano, may... Mas mahal yan, nasa plane siya. May parang pinaka-plane niya. Pinaka-plane. Hirap naman pala nitong lugar na to, no? Nasaan ba ang tower ng ano? Walang solid ba na yung tower? Halos karamihan dito, may kawayan na nakatayo, may ano eh. May nakasabit sa taas eh. Maganda, may booster. Puro kawayan o nakatayo. Tapos may mga router sa taas. Pakonect mamaya ha. Sa prapel meron. Sa prapel. Guys, ano Katarman. Maliit lang pala, no? Tagal na naming pinlano to, 2018 pa na lagyan ng bus dito. So, kawayan pa rin. Ayun, 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 ayun. Isang laeng po sa akin. Ah, meron po. Sige pa isang tabaw. Oh, nandito kami ngayon sa stop house guys na tinutuloyan namin dito. Tinutuloyan na rin ng mga staff dito para kasi malayo ang kalbayo kung mag-uwian sila. Ayan, may bahay kaming kinuha dito. Ayan. Yun ang routine namin dito. Sa umaga, maligo. Tapos sa gabi doon kami natutulog sa bus. Ayan, ito yung kwarto namin na inupahan. And